Yan, so good morning mga farmers. Welcome no dito sa ating munting vlog no, Sir Chad the Farmer. So for today, mga farmers, nandito tayo sa ating upo garden. Kung saan sa upo garden na ito, nakapag-harvest na tayo ng yung yesterday is ika-21st harvest ng ating upo mga farmers. So bilang ng harvest is twice in a week. So yung harvest natin, so far mga farmers, yung mga harvest natin is napakaganda kasi hindi po bumababa ng 4 to 5 na bakat yung na-harvest natin. So nagkaroon din tayo ng magandang sideline mga farmers, kaya pagpatuloy natin yung farming. And thank you no sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating vlog, sapagkat at least no mabigyan kayo ng inspirasyon na mag-ano din no, mag garden o pumasok kayo sa world of farming, kasi yun po ang nakikita ko na napakagandang source ng ano, extra income, specifically kung nasa probinsya kayo nakatira mga ka-farmers or mga kaibigan no, mga idol, mas maganda na mag-farming po tayo, dahil talagang napatunayan ko mag-farmers na meron talagang income pag tayo ay nagsusumikap lamang sa pagtatanim, kasi later on pag nagtatanim ka, meron ka talagang ma-harvest. Proven and tested yan mga farmers. So per week harvest tayo no sa ating mga itinatanim, at yun nga, napakalaking karagdagan na income para sa pang-araw-araw na gastos sa pamilya. Okay, so that's why I always encourage everyone no na magtanim kahit pa kunti-kunti, at least mayroon ding kunti-kunting pumapasok na extra income sa atin. Kaya yun, farming ang kailangan nating gawin kung nasa probinsya tayo, o kung nasa city ka naman, pwede rin farming, kasi dalawang klase yung farming eh, mayroong rural farming at saka urban farming. So sa urban farming, kung nasa city ka, I encourage you to do gardening in a containerized form no. Ibig sabihin, kung nasa city ka, walang lupa na tatamnan, kasi sa city mostly cemented yung space, kaya kailangan gamitin ang ating kunting kaalaman sa container gardening. Okay, so yun ang maganda. So yung may mga bote ng mga 6 liters na tubig, yun po ang pwede natin gamitin, at containerized. So hanging vertical gardening yung gawin natin, so hanging siya, so lahat ay inahang natin para at least meron din tayong extra income. So I think yun lang siguro mga farmers. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.